Nag-init nga ang ulo ni SGA mga idol at nagbanta nga kay LeBron James matapos nga niyang gawin ito sa kanya sa All-Star Game. Pero bago yan mga idol ay update muna tayo around the NBA dahil may bagong ang player ang team ng Miami Heat. Yan ay walang iba kung hindi si Kevin Love. Report sa atin kanina ni Woj na matapos nga daw i-clear neto ni Love ang kanyang waivers ay plano niyang mag-sign sa team ng Heat. At syempre minimum deal yan. At kinonfirma na rin yan mga idol neto ni K-Love sa kanyang Twitter. Sinabi niya mga idol, "Yes sir my brother, thank you for letting me bounce all of this off of you. Heat Nation, let's go." Yan nga mga idol ang kanyang payag na basically pagko-confirm na siya ay maglalaro nga para nga sa team ng Miami Heat. At talaga namang na-excite mga idol ang mga Heat fans dahil may katulong na nga daw sa wakas etong ang sila Jimmy Butler pati na rin sila Bam Adebayo. Another help mga idol, isa nga daw si Kevin Love na low risk but high reward player. At talaga namang nakaka-excite din ang mapanood kung ano ang may tutulong ni Love dahil alam naman natin ang kanyang championship experience at lalo na ang kanyang shooting dahil yun yata ang mainly na maitutulong niya sa Heat mga idol. Siya ay maglalaro muli ng kanyang natural position na power forward dahil matagal-tagal na rin since nakalaro nga siya mga idol sa ganyang posisyon dahil usually nga ay sentro ang kanyang nilalaro. Pero nang dahil nga nandun si Bam Adebayo at syempre siyang starter nila ay siguro i-insert na lang netong Miami Heat sa starting lineup sila sa power forward na kanyang ang natural na posisyon. So let's see mga idol how will this play out kung magiging maganda ba ito para nga sa team ng Miami Heat. But personally I think napaka solid at napakaganda ng pagkuha neto sa Miami Heat at mag-i-improve nga sila for sure dito nga sa move na ito. At ngayon nga mga idol ay pag-usapan na natin ang uminit na ulo neto nga ni Shai Gilgeous-Alexander. At halatang halata nga mga idol na hindi siya nagbibiro dito nga sa interview ito dahil parang wala nga ekspresyon ang kanyang mukha at bukang inis nga daw siya ayon nga sa mga NBA fans. Dahil kanina kasi mga idol si LeBron James ay chinase down blank etong si SGA. At napatingin nga si SGA sa kanya mga idol dahil akala niya easy dunk na yon dahil usually naman diba sa All-Star Game ay walang depensa na nilalaro. At kaya naman parang nagulat si SGA sa gitna ng laban at bukangang tumatak nga sa kanya yon mga idol at nagtanim yata ng galit dahil hanggang sa post-game interview niya ay nabanggit niya pa nga rin ito mga idol at ito nga ang mga nasabi niya kay LeBron James. Sabi niya nga na ito nga daw si LeBron James nung unang parte ng All-Star Game sa first quarter hindi nga naglalaro ng depensa. Tapos nung siya na nga daw ay sumubok, siya na yung sumubok na sumalpak ay he wanna play defense, gusto niya na maglaro ng depensa. At ang pagbabantangan neto ni SGA, Shai Gilgeous-Alexander kay LeBron, sabi niya, "I got something for that next time though." Kumbaga mga idol, babawian niya itong ang si LeBron James sa ginawa sa kanya sa All-Star Game na pagpalpal. Well, usually mga idol ay alam natin na pabiro lang ang mga ganitong sinasabi ng mga player. Pero sabi nga ng mga NBA fans, sabi parang seryoso yata at masyadong tinototoo nito ni SGA ang ginawa sa kanya ni LeBron James. It's part of the game nga daw kahit alam natin na wala ngang depensa na masyadong nilalaro sa All-Star Game. Pero hindi naman daw ibig sabihin na bawal na yon. At sabi nga rin ni LeBron mga idol sa kanyang post-game interview, kaya nga daw siya sumubok na pumalpal. Ngayon ay dahil gusto niya ngang bigyan ng magandang defensive play ang kanilang defensive-minded coach na si Coach Mike Malone. Kaya naman mga idol, ang payo ng mga NBA fans ay kalmahan mo lang SGA, hindi naman daw kailangan na magbanta. Hindi naman daw seryoso at huwag na nga daw personalin yung ginawa ni LeBron James. Pero I think it's gonna be exciting once na mag-arap itong ang Lakers at Thunder. Kung totoo-totoanin ba ni SGA itong ang kanyang pagbabanta kay LeBron. At mga idol, next week na agad yan ang kanilang laban. March 2 na yan mga idol, Thursday, alas 9 ng umaga. So abangan na natin yang lahat.